Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito, kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw. The International League Chapter 1007. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga, grabe nga ang naganap at talagang grabe nga ang revelasyon ng susunod palang makakaharap na koponan ng Shoku ay pinsan nitong si Sendo. Kaya naman sa kabilang panig nga, todo nga ang siyahan ni Sakuragi at Miyagi at dito nga ay, grabe to! Babalik na naman tayo sa ating pinagmulan. Ano nga ulit yon? Tapos na tayo din sa lugar ni Kantor. Tayo magbibiyahe na naman. Airplane to the moon na naman. Wika ni Miyagi dito nga ay. Tama ka Miyagi. Biyahe na naman tayo to the moon. Makakasakay na naman tayo ng eroplano. Grabe naman yan talaga. Oo. Ito todo na naman ang silinyador ni Kuya. Panigurado. Babalik na naman tayong Vegas, mga chika babes. Wika ni Sakuragi at dito nga ay kablag. Anong sinasabi mo Sakuragi ng chika babes? Mag-focus ka nga. Walang galang magaganap sapagkat pagbalik natin doon ay panigurado. Isang insider naman ang ating kakarapin. Laban to panigurado. Isang malupitang laban ang ating kakarapin sapagkat makakarap natin ang sinasabi ng yung pinsan na yellow hair. Wika nitong si Akagi dito nga ay. Aba naman Akagi, kumalma ka lang sapagkat alam mo naman siguro na ang bayaw mo na to na sobrang pogi ay tatalunin yung hair hair. Sinabi nila, yellow hair, hindi, red hair ang siyang mananaig. Pogi diba? Pagyayabang na wika ni Sakuragi talagang nagkakasiyahan nga ang lahat at dito nga ay lumipas na nga ang 5 oras at dito nga'y sa wakas nakalapag na nga silang Vegas at dito nga'y nahihilo ako. Grabe ang hilo. Maski ako hindi ko na alam ang gagawin, merong jet lag na nagaganap. Lintik na to, oo, lintik niya to. Wika nga nitong si Rokawa, ngunit dito nga'y pagkalapag nga na pagkalapag nila itong Sanamichi Sakuragi Miyagi, nagwika nga. O siya, malapit naman na dito ang ating matutuluyan. Kalahating oras na biyahe, diba? Pag jinaga, nasa 2 oras. Tama ba? Sige, kami nang bahala. Mauna na kayo dyan, jangingin namin yun hanggang makapunta sa ating destinasyon. Wika ni Sakuragi dito nga. Oo,
tamang sinabi ni Sakuragi. Dito nga ay jajagingin namin hanggang makapasok doon sa ating subdivision. At panigurado, habang kayo tulog kami mag-grind, sapagkat alam ko nang susunod nating makalaban ay ang Yellow Hair. Biro lang sinabi ko kanina. Sadyang malupit yun at kailangan nating maghanda. Dito nga ay grabing resistensya ng dalawang to. Habang ako'y nahihilo, tong dalawang to ay sadyang galit na galit sa kalsada at gustong gusto na nilang mag-jogging. Walang iya talaga tong mga to. Resistensya sa resistensya ang usapan. Merong kartadang dalawang to. Ibang klase, grabing grabe. Grabe to, wika ni Rokawa at dito nga ay tama ka Rokawa. Grabe talaga, endurance ng dalawang yan ay nasa ibang level. Grabe no, ibang klase. Talagang ang kanilang bawat alagwa ay sadyang nakakapanabig at nakakahanga. Iyahan mo na, ganun talaga. Gusto nila ang siyang kondisyon na malala. Wika nitong si Coach Ansay. Samantalang dito nga ay sadyang nagja-jogging na nga itong Sakuragi at itong si Miyagi. At sa daan nga talaga'y sila nagkakainitan at talagang nagkakaasaran nga ng biglang. Hoy! Tignan nyo nga yung dinadaanan nyo! Kayong dalawa! Akala nyo naman kung sino kayong magaling. Tirik na tirik ang araw. E nag-jogging kayo. Mga sira ulo ba kayo? Ha! Mga sira ulo ata kayo eh! Wika ng isang kalbong lalakit dito nga eh! E ano naman yung sira ulo? Tama ka! Sira ulo talaga ako! At ikaw kalbo! Buwaba ka nga dito! Kung ang hanap mo'y away! Loko ka! Wika ni Sakuragi dito nga eh! O sige't hindi ko na aawatin pa eh Sakuragi! Tudalang hanap mo naman ay sakit ng katawan, bumaba ka dito. Magkakasubukan tayo. Ha! Maangas ka! Maling kami ang hinamon mo, upal na kalbo. Wika ni Miyagi't dito nga ay. Tamang, sila nga talaga ang malalaro ng show ko. Ngayon aking nang napagtanto ng kakayahan at respeto ng bawat isa ay talagang naaayon sa kalaban. At dito'y aking napagtanto na ang lakas loob ng mga to ay talagang walang wala para sa mga daga. At talagang walang daga sa dibdib tong mga to. Grabe grabe. Wika nga nitong kalbo at sino kaya ito? At dito nga ya, hayaan mo na yung mga yan. Hoy, dito ka na lang ah. Huwag na huwag mo nang pagtuunan pa ng pansin yung mga yan. Alam mo naman siguro ang kakahinat na ng mga yan sapagkat makakaharap nila ang isa sa napakagaling na kupunan, ang Black City. Halika na dito, JC Artis. Huwag mo na kaya yung mga yan. Wika ng isang lalaki. Samantalang dito nga lumipas na nga ang isang araw at dito nga biglang ang kinausap nitong si Sendo itong si Rokawa. At dito nga Rokawa, isang babala lamang para sa inyo. Ang susunyog makakalaban ay ang Black City, tama ba? Sobrang galing at sobrang tikas ng kupunan na yun, wala akong masasabi. Napakabisa at napakagaling. Ngunit isang aamin sa'yo nung kwento ko sa'yo patungkol sa aking pinsan na sobrang ngusa, hindi ko matalo-talo. Siyang makakaharap nyo. Wika ni Sendo dito kay Rokawa at dito nga ay. Ano? Tama? Tama ba yung sinabi mo? Ha? Hindi ka ba nagbibiro ng makakalaban namin? Ay ang sinasabi mong pinsan mo? Ano? Ano? Ano na kasing pangalan nun na? Azer? Azer ba? Wika ni Rokawa at dito nga ay. Hindi. Ang kanyang pangalan ay Azer Sendo Harabi. Ang small forward at talaga nga kalaban mo sa pistuhan. Siya'y nagpalit at nagpakulay na ng buhok at pinangalanan ng kanyang sarili
na Yellow Hair Assassin. Kaya naman, ito ang aking tanging babala sa iyo. Mag-ingat ka at mag-ingat kayo. Sobrang lakas ng upunan na makakaharap niyo. Wika nga nitong si Sendo. At dito nga, ano kaya ang kakalabasan nito? Ang lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.